Hello everyone and welcome to Dok On Duty. Today we have a very interesting question from JM Obena dahil may kinalaman din ito sa ating paniniwala. And eto sabi niya, good afternoon po sa inyo. Ask ko lang po, bakit po ba nagkakakuliti ang isang tao? May kilala po kasi ako na laging nagkakaroon. Di naman daw siya nambuboso. Yun po kasi ang laging sinasabi sa kanya ng mga barkada niya. Sana maliwanagan po ninyo ako, pati na po ang mga kasamahan ko. Salamat po. Okay, JM, tama-tama dahil isang expert ophthalmologist from the Los Santos Medical Center ang sasagot sa iyong katanungan. Dr. Erwin Palisok, paliwanagan mo nga ang mga kabarkada ni Edwin tungkol sa paniniwalang ito. Salamat, Dr. Cecil, sa napakagandang tanong no, ni JM Obena tungkol sa sakit na kuliti. Ang kuliti or stye, ang medical term nito ay hordeolum. No? So, karaniwang sanhi ng kuliti ay secondary to poor hygiene. No? Dahil sa pagkusot or paghawak ng kamay na madumi, na na-infect po yung pinakatalukap ng mata. Sapagkat dun sa talukap ng mata natin, no, lalong-lalo na dun sa gilid ng eyelashes or pilik mata, ay may mga pores doon, no, na nagsisecrete ng oil, no? Ito yung tinatawag natin na glands, no, na nagsisecrete ng mga langis na maaring ma-infect kasi nagkakaroon ng pagbabara dun sa pores na yon at nagkakaroon ng pamamaga, no? So yung pamamaga na yon, yun yung tinatawag nating stye or kuliti, no? So yung kuliti na yan ay kadalasan namamaga yung mata. Ito ay nagsisimula sa maliit na bukol na parang tigyawat or pigsa. Pag ito ay napabayaan, ay nagkakaroon ng pamamaga na kinakailangan ikonsulta sa espesyalista, sa doktor ng mga mata. No? So, kailangan natin itong i-treat agad-agad. No? Kasi kapag ito ay napabayaan, nagko-cause siya ng infection. No? So, kinakailangan natin itong alagaan. No? Kailangan natin i-consulta kaagad sa espesyalista sa mata. Actually, wala tong scientific basis, no, yung pambobo. So, karaniwan lang yan na kasabihan, pero hindi ito talaga sinusuportahan ng siyensya. Karaniwang dahilan talaga ng kuliti ay bacterial infection. So, hindi ito dahil sa pamboboso. So, JM Obena, no? Napakaganda ng iyong katanungan, no? Napaka-significant niya, lalong-lalo na sa mga kabataang Pilipino. Kasi ito ay karaniwan na makikita, lalo na sa mga bata na naglalaro, madumi yung kamay, kukusutin yung mata. So, kung meron tayong kuliti, kinakailangan nating ikonsulta kaagad ito sa doktor para hindi ito lumala. Thank you, Dr. Erwin, for your explanation tungkol sa kung saan nagbumula ang kuliti. At Erwin, i-share mo ang kanyang explanation sa iyong mga kabarkada. And for the rest of you have questions regarding some medical condition that you want us to help you with, just go to our Facebook page, RX Plus, and leave a message in our inbox. Again, this is Doc Cecil, your Doc on Duty. This portion was brought to you by RightMed. Huwag mahiyang magtanong kung may katumbas na RightMed ang gamot nyo. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. And in cooperation with the De Los Santos Medical Center.